today, si Kuya River, gusto ko i-share sa inyo kung paano troubleshoot ang ating 8 chainsaw. So, ito ay sira at hindi gumagana. Meron tayong fish dito. Kung sakaling na-dead set yung aparato natin, meron tayo dito ng fuse. Paring ang sira natin ay ito. Pwede rin ang sira ay yung dalawang relay dito or hindi pumapasok ng kuryente sa nagpapagana nito na may fuse siya sa harapan. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito ay positive and negative galing sa battery. May circuit breaker para dito. So pwede rin walang pumasok na kuryente rito kung nag-shut off yung circuit breaker natin sa harapan. May circuit breaker ito. Supply natin na to. At may meron din fuse ito para sa switch natin sa dalawang relay natin. So isa man sa kanila mag-break, hindi gagana ng ating chainsaw. At kung sakali man na mag-break din ang fuse na to, hindi rin gagana ang ating system. Ayun po. Very simple lang. Kung sakali na nakita natin na ang sira ay ang ating PWM, dahil ito ay electronics din, kasi sira din po talaga siya. Hindi natin alam kung kailan, pero still electronics pa rin po siya. Tatanggalin lang natin to. Meron tayong tatlong wire dito. Tatanggalin lang natin tong tatlo na to. Pwede na natin ito ipadala sa akin at palitan natin o i-repair natin. Kasi lahat ng pyesa naman. Paminsan-minsan, tanggalin natin to at higpitan itong tatlo na to. Kasi habang tumatagal na ginagamit natin, natatagtag siya o anuman, umiinit din siya. So, naglulos din siya. So, kailangan lang natin higpitan. Isang importanteng bagay din po yun. Pagdating naman po sa pinapangambahan natin na may tubig na lumalabas dito, ginawa natin ang paraan na ma-isolate ang tubig o kaya sa output. So, maski alugin po natin ang alugin ito. Ayan po. Wala siyang tubig. Kasi na-isolate natin yung pinaka-filter natin sa loob. At maski mag-bump ng mag-bump to, wala siyang tubig. Hindi siya tutunog. Wala po siyang tubig. Tuyong-tuyo po siya. Dito rin, sa kabila, naka-isolate din siya. Kaya mas alugin mo na ganun. Gusto ko lang i-ulitin ulit. Pag dito, mabilis maubos, pumupunta rito. Ang ibig sabihin nun, maaaring sira tong check valve natin. Hindi niya pinipigil to, pwede palitan to. Ito naman check valve na to. Ito, pag tumigil yung operation nito, yung hangin papasok dito at dito, dito sa area na to. So wala nang problema dito na sabihin natin may sasabog naman. Ayan po. Okay, gusto kong ibalik ito. Dahil meron tayong isang bubbler sa harapan, naglagay tayo nito para naman yung tubig ng bubbler natin hindi higupin dito. Okay? Ayan. So gusto kong i-share sa inyo yung fuse nito at saka yung circuit breaker nito sa harapan.
para dun sa maliit na wire. Ito yung fuse natin na nakakabit sa ignition. At nandito yung switch nya. Ayan. Na ibig sabihin, maski naka-on yung HHO natin, ayun, yun yung monitor light nya. Maski naka-switch man siya, pagka switch off natin, namamatay yung system. Ayan po siya, patay siya. Maski naka-switch yung HHO natin. So, another safety yan. Ngayon, kung itong fuse na to na nakabit dito sa ignition, putol siya. So, hindi pa rin gagana yung HHO natin. Ayan po siya. Ayan. Patayin natin. Yung switch ng HHO natin. Okay. Yung circuit breaker naman, nung malaking wire natin doon na positive and negative, ay nandito. Ito siya. Sa mga kinabitan ko lang una, ito yung may pinipindot na ganun, na maliit. Pag naka-taas po yun, na medyo matigas siya, yun po ay naka-shut off siya. So ibabalik mo lang na ganun para gumana ulit. Pag palaging ganun, so ibig sabihin, something wrong, maaaring sobrang maraming nailagay na potassium hydroxide dun sa reservo natin. So kailangan hindi masyado matapang kasi pwede rin yang i-switch off ang ating circuit breaker para doon sa positive and negative natin doon. Ito 'yon, nakakabit siya sa positive side. Sa mga unang nakabitan ko ng mga HHO, na nag-aalala kayo kung may moisture ang papasok sa inyo, bumili lang kayo nito sa Ace. Ginagamit to sa mga nagpipintura. Ini-eliminate niya yung vapor or tubig para pumunta rito sa engine. So yan po siya. Dahil meron akong isang bubbler dito, kailangan kong paglagay nito. Maski doon sa likod hindi naman na lumalabas ang tubig doon sa output natin doon. Dahil meron akong monitor dito, dati pa kasi ito. So okay lang naman meron o wala dito. Tapos papasok siya rito sa line nito. Ayan. Pag nag-shut off ang system, maaaring dito yung fuse dun sa may ignition natin. O yung fuse sa PWM natin. O yung sira yung dalawang relays din natin. Okay? So ito yung doon sa fuse na maliit sa ignition. Ito yung relay naman na sinabi ko sa inyo doon. Okay? Ganun lang po i-trace kung ano ang sira ng ating HHO kung hindi siya gumagana. So sana nakatulong yung konti paliwanag ko sa inyo. Anyway, kung may problema kayo, nandiyan naman po ang number ko. O kaya, dial nyo lang sa cellphone nyo. 09399-251237. Sa Globe naman, 0917-531-1967. Good morning, si Kuya Box. Regards to everyone. God bless. Bye-bye.